nyo, pagka inibita kayo sa Senado, huwag nyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that subpoena them at testificandum on the next hearing. Pinunit ni Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada sa pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media ang sulat nina Jojo Nunes at Richard Cruz, ang dalawang independent entertainment contractors na naharap ngayon sa sexual complaint na inihain ni Sandro Mulac, anak ng aktor na si Ninyo Mulac. Sumulat si Nunes at Cruz sa komite na pinamumunuan ni Senator Robin Hood Padilla para bigyang katuwiran ang hindi nila pagharap sa pagdinig. Sa kanilang sulat na binasa ni Estrada, nagbigay dahilan ang dalawa. Please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we are currently respondents in the criminal case filed by Sandro Mulac for alleged sexual harassment or sexual abuse. At the onset, we deny all the accusations against us. We hope this honorable committee will respect our decision not to attend in this hearing. Walang tumutol sa motion ni Estrada at sinigundahan pa ito ni Senator Bong Revilla Jr. Meron po tayong motion na mag-issue po ng subpoena. Meron po bang tumututol? I second the motion of Senator Jr. Ito po, ibig sabihin, ang motion po ay approve, mag-i-issue po ng subpoena ang komite. Ipinaliwanag naman ni Attorney Ana Gosan Valdez, ang Senior Vice President for Programming and Talent Management ng GMA 7, ng network ay may sinusunod na polisiya ukol sa sexual harassment. Nagbigay na rin anya sila ng paunang tulong kay Sandro Mulac. I would like to reiterate that GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. Tinawagan po ako ni Mr. Ninyo Mulac, and that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulac. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. Dagdag pa ni Gosan Valdez, agad din nilang sinuspindi si Nunes at Cruz bagamat nilinaw niya na ang mga ito ay hindi nila regular na mga kawani kundi may kontrata lamang. Si Mr. Jojo Nunes po ay direktor ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor. Si Ninyo Mulac, hindi na napigilan mapaiyak sa sinapit ng anak. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nunes po, katrabaho namin ni Senza, walang matigas na pulis ang madilig na wisis. Siya po yung head writer namin, at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag sa kanya yun, di ba? Alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Sinabi pa ni Ninyo na nalaman lang niya na taga GMA 7 si Cruz nang magkwento na ang kanyang anak ukol sa ginawa sa kanya ng dalawa. Si Padilla naman, pinuna ang tila petix-petix na proseso ng NBI sa pag-imbita sa mga tao na inireklamo sa kanila. Hindi na ma-arestuhin. Kasi ano yung kaso eh? Lumaki. Ang point natin dito, ang point natin, yung mga ganitong issue, sana
naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig. Alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan niyo ako. Sana tayo mismo sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin niyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Eh kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin niyo, kailangan pang mahiblat ni Senator Jinggo Estrada at mag-motion ng supina para tumating dito. Ma'am, puntahan niyo na. Matapos suspindin ang pagdinig, sandali kong nakausap si Ninyo Mulak at naibahagi niya na ang laban niyang ito ay hindi lamang para sa kanyang anak na si Sandro, kundi sa iba pa na maaring dumanas ng katulad na karanasan at kinikimkim na lamang ang matinding sama ng loob. Alam niyo, itong laban ni Sandro is not just for Sandro but for all, para sa lahat ng mga hindi nakakapagsalita or hindi, walang power para lumaban. That's why we're doing this. And Sandro talaga is devastated. But I just hope in the soonest time he overcomes the situation. And yun lang, I just hope for the best talaga. At sana nga po talagang magbayad yung dapat pagbayad. John Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.